vlogging. This day is Wednesday, November 20, 21. So, at ngayon ay nag-i-start na po siya na maging malamig o winter season. Kaya ang lola niya ay naka-t-shirt sa loob pero makapal na jacket sa labas. So, it's starting to be winter. May iba makikita niyo na marami na ang mga mag-i-winter na natin. So, protect yourself. Kung kinakailangan, kung malalamigin ang kamay niyo, maglagay kayo ng petroleum jelly or moisturizer pati sa mukha niyo, and then sa paa. Tapos wear, protectahan niyo lagi yung leeg niyo at saka likod na hindi malamigan. Okay? Bye! Good morning guys! Narito na naman ang inyong lingkod na nasa inyo ay nagbabalita tungkol sa current weather here in Hoko. It's starting to be winter. Malamig na po sa labas at kauwi ko lang po galing palengke. At nagatid sa alaga ko sa school dahil may pasok na po. Opo, may pasok na po after almost 1 week na walang naging pasok dahil sa mga nangyayaring rally at kaguluhan dito is ngayon po is may pasok na. So, lalo na especially para sa akin na nagatid ng alaga early in the morning around 7 o'clock. So, we need to wear extra thick jacket. Siyempre ngayon magwi-winter na, protect your leeg dahil mabilis po kayong ubuhin or lamigin sa pamamagitan ng leeg nyo. So, either wear thick jacket na may mga hood or mag-scarf po kayo. Yan. So, yan ang advice ko. So, ngayon is mag-breakfast na muna ako before mag-work. So, yan. I'm gonna show you. I make sunny side up egg and then coffee. Yan. So, ang sunny side up ko is I like to put on ketchup. Yan. Del Monte. Actually, I think it's a Philippine product. Philippine product ang Del Monte, di ba? Kasi kahit banana namin is made up of Del Monte. Minsan tinatry din namin yung isang pata. So, yan. Dahil malakas po akong kumain, I'm gonna eat 2 bread. Patong ko dito sa ibabaw. And then, coffee. Actually, may noodles kami na merong may, ang tag dito, merong may vegetable, pero halos naubos na nila. Kasi ano siya, macaroni. Macaroni na may vegetable and then giniling na pork. So, halos maubos na siguro. I-left ko na lang yung iba para kay alaga later pag umuwi siya ng hapon para merienda niya. So, yon. Sige na guys, kain na muna ako. Have a nice day everyone and keep safe. Especially sa mga nandito sa Hong Kong. Protect yourself dahil mahirap pong magkasakit. Wala ibang mag-aasikaso sa atin kundi ang ating sarili. At kahit may sakit tayo, trabaho pa rin. Yun po. Kain po muna ako. So, yan. Makikita nyo aking pagsubo na napakalaki. Charat. Harap. Iba talaga kapag ka halili mong luto ang kanain mo. Iba kasi either umu-order siya sa mga kainan eh. Which is mahal, di ba? Mga amo ko kasi mas prepared nila yung lutong bahay kaysa sa mga ino-order sa mga restaurant. Kasi hindi mo masusure if malinis, di ba? At least toda, ako nagluto, ayam kong malinis. Top. May iba ayaw ng ketchup kasi mukha daw bloody. Kaya either sinasama nila is cheese or yung mayonnaise. But for me, much prepared po ang ketchup. Manamis na mis na medyo maasim-asim. At kung meron kang pambara, alalamunan, meron kang dapat panula. My own, only made coffee with condensed milk. Ako lang nagtitimpla nito at favorite din to ni alaga. Kaya pagka wala mga boss ko, nagpapatimpla siya sa akin. Pero pag nandyan, syempre hindi siya pwede inom. Minsan lang naman din pag naisipan niya. Tsaka once a day lang ang coffee ko. Breakfast lang talaga. Sige na guys, hindi ako masyado mag-concentrate. Pagkatapos na to, work na. O, alam niyo naman yung mga daily na ginagawa ko dito, diba? So, bye-bye! Ingat! God bless! Ayan.
Ayan, as you can see, mga puro nakapangalamigan na po mga tao. Meron iba na malalakas lang ang loob na kahit nilalamig na is hindi pa nagja-jacket. Pero malamig na. I think medyo below 20. Pero hindi pa nagsisiro pag nag-negative na. May time na nag-negative. Pero siguro mamaya medyo iinit ng konti. Pero yan, namin na nagka-campaign kasi magbobotohan na. Ilang araw na lang botohan na. So yan. You can see many people wearing jacket. At mga pang-winter na mga damit. So pasokan na. May pasok na ulit ang mga estudyante para sa hindi nakakala. Okay. Bye! Yes po, guys. Then dito na naman tayo sa palengke. And today, we're gonna buy the fresh fish na gagamitin natin pang steam. Dahil gusto nila amo ng steam. Pangyaw, manjo. 35 only. Saitan mo, guys. Buhay na buhay. Yan ang mga gusto nila ang gasay. Okay, natapos na tayo pagbili ng isda na sariwa, which is manjo. You can buy that. 88.88. So, ayan, guys. Narito naman tayo para bumili ng manok na ating i-steam din. Steam na manok at steam na isda ang aking lulutuin. Pangya, the 48. Lito. Hi. And sa itan mo, guys. At dito din naman yung sapi. Yung magandang sapi. Del Monte. Madami o lang konti lang. Ito na lang siguro 5 piraso. Pangyaw. 18. Sapchat. Ah, and seitan mo guys. Hello everyone, narito na naman na inyong lingkod para sa ating daily na ginagawa. So, nakatapos na akong maglinis. So ngayon naman, I'm here to iron the clothes. Lalo ngayon at tag-winter na, kaya i-ready na ang mga long sleeves na mga damit at mga long pants at mga pang-winter na mga gamit at damit. So yan. Siyempre, first of all, uniform ni alaga. Next will be search uniform and then yung mga pang winter clothes naman ni man. So yan. Ako mahirap na naman magpatuyo ng mga damit ngayong winter at may mga tendency na malamang umulan. Ito naman ay naka-pleats na. Isusuot na lang ni alaga. So, yan. Kita niya? It's long sleeves. Mahaba. Dahil magiging taglamig na. Oh, bakit nagkamantsak ng polo ni alagang kulukuk? So, ang mga high school at mga college or university yata ay may pasok na ngayon. Ngunit ang mga university, hindi ko alam kung mga makakapasok dahil ang mga mostly ginugulo ng mga relihista ngayon ay mga university
school. Ayun. Maraming mga disabog-sabog at mga hulihan portion. Pero ayon sa balita ay pinalaya na ang mga below 18 years old na mga hinuli. At yung mga 18 years old and above na lamang ang hindi muna yata pinapalaya. So yan. At least alam nyo mga balita dito, di ba? Dahil nagbabalita ang inyong lingkod na madaldal. Pagpasensya nyo. Kaya talaga, mahilig sa kadaldala. So marami-rami itong aking mga plaplanchahin. Iwan na si kung mga ilan-ilan sila. Ayan, nasa sopa. Hindi ko na nai-intend kung gaano karami. Basta marami sila. So yan. Yan yung lingkod na simpleng-simple. Medyo nagiging itchy lang ang aking balat dahil sa dryness. Tsaka malamig kasi talaga. So yan, nakikita nyo naman siguro at napapansin ang aking bintana ay sarado. Para hindi pumasok sobra ang malamig na hangin. Pero pag nasa labas, karamdam na ramdam mo ang lamig. So yan. So I'm gonna focus here. Dahil matatagalan to, so pinakita ko lang sa inyo yung ginagawa ko na pamamalansya. Bye everybody! Have a nice day! God bless us all! Alright guys, we're gonna start to clean our toilet bowl. So we're gonna use this duck. Duck, duck, duck! So video ko na lang aking ginagawang paglilinis. Later, ang mop na gagamitin natin. So just need to scrub, scrub, scrub on the side. Ingat-ingat, baka mahulog ang ating ginagamit sa cellphone pagbibideo. So, medyo may, napapansin nyo, medyo may pula-pula yan kasi nilagyan ng pang-color ni boss para malaman kung saan yung may nagtutulo na tubig sa aming 8, sa aming baba na floor. So, yan. Make sure na wala mga pupu-pupu. Yung iba, ang gusto nila sa mga toilet nila eh, pinapaliguan ang buong toilet bowl, but dito sila boss dahil malilinis naman sila sa CR is I'm gonna do it like that and let it mababad for a few minutes. Then I'm gonna use this zip para naman sa katawan ng toilet bowl. So you put on the side. Ayan. And get a clean cloth na gagamitin natin para sa paglilinis. Yan, pwedeng medyo basa-basain mo. Kita nyo, nilagay sa gilid and then you make punas-punas. Yan. So, malilinis naman ang aking mga bosing sa toilet bowl. So, hindi masyadong mahirap linisin ang aming toilet bowl. Yan. Medyo may mga kalumaan lang nga mga gamit namin dito dahil mas matanda pa yata kay alaga ko ang mga kagamitan at ang paninirahan nila dito sa aming building. So, yan. Kita nyo, it is made of parang wooden. Na meron lang siyang yung fake na parang hardiplex ang texture niya. Parang hardiplex. Yan. So, clean, clean, clean. All the side of the toilet bowl. Pati yan dyan sa mga flushan. Pati sa hawakan na laging ginagamit pag flush. Binisan mo rin yan. And then dito sa tip ng ibabaw ng tissue. Kasi mahilig sila mag-tissue. Yun nga pala, kahit nagpupo sila dito, hindi kagaya natin mga Pilipino na mahilig tayong maghugas gamit ang ating mga tabo. Sila ay walang masyadong tabo dito. Kasi they use tissue lamang. So yan, ang aming bathtub, which is yan na rin ang lagayan namin ng tabita ng pangmamaya. Later, kapag medyo madumi-dumi yung mga ganyang side or yung mga gilid-gilid ng tiles, we can put bleach. Ayan. So, ipapakita ko rin yan sa inyo mamaya, later. Kapag nilinisan ko na yan, saglit, hindi ako makapagpigang mabuti. Babay muna. Today, we're gonna clean the tiles sa ating bathtub. Kasi medyo madumi na. So, I use the bleach. Tapos, mayroon akong toothbrush na gagamitin ko para yung mga area-area niya like that, yan. Anuhan mo, pero ganyan. Kasi may time na nagkakaroon siya ng mga itim-itim. So, para malinis na mabuti, you should do like that.
Yan. Yung mga every corner. Marami kasi mga effect-effect ng kubeta namin na style. Kaya pala ako nakapagsuot ng maiwagang apron. Effective po pag purely itong beach ang gagamitin nyo. Kaso lang, yung iba, gumagamit sila ng gloves. Pero ako kasi mas feeling ko nalilinis ng mabuti pag hindi ako gumagamit ng gloves eh. So yan, every corner. Tapos mamaya mo siya, i-rinse o babalawa ng clean water. Yan. So nakikita nyo ang aming toilet. Ang favorite place na mahilig mag-toilet. As in every corner talaga, medyo matrabaho lang ito, pero kaya bumbum na lang. Ayaw pa ba? Wala tayo inuurong ang laban. Lalo na pagdating sa paglilinis. Ayan. Every corner and it should be washed. Aming heater. Kasi may mga parang naging dumi-dumi din siya. At parang tagulamin. Pati yan. Pati yung anong shower run. Really need to clean every area. Every corner. So, magpo-focus muna ako dito, guys. Later na po ulit. Thank you for watching my video. Sensya na, medyo abala at marami-raming ginagawa. Have a nice day, everyone. God bless us all. So, hello, everyone. We're on the way to the library, nearest library here sa amin. Ayan, makikita nyo, may playground. Naglalakad lang inyong lingkod sa napakagandang view. Mala Korean ang dating. Maraming mga baleta sa paligid. So, ayan, medyo walking distance siya. Papunta sa library kasi ipapa-extensionan ko ng 2 weeks ulit ang mga libro na hiniram nila bossing. So yan, marami mga kuliglig ng mga bata. Medyo mainit. Kaya ang inyong Lola Mess ay naka-t-shirt lang. Yan, may mga upuan din na pwedeng pagpahingahan kapag ikaw ay napagod or habang nag-iintay sa iyong mga alaga. Okay? So you can see the view. It's hot, but it's winter. Pero mahangin-hangin din naman na medyo malamig. So yan, medyo madilim yata ang aking camera. Siguro dahil ako nasa loob ng mainit na lugar o paningin ko lang ang madilim. So we're gonna go to the library. The library is over there. At papa-extensionan natin. So yan na muna, guys. Mamaya na ulit. Pagpapasok na ako sa loob ng library. Yan. Automatic door. Ayaw ko nang gamitin yung automatic door. So sa library, you can borrow books. If you like, or pwede ka rin mag-computer. Libre lang. Basta lalo, especially kapag may library card ka. Ay nakagandahan pa rin dito. So we're gonna go. Yun ang library. Medyo mahaba-habang laka rin ng konti. After that, sasakay ng elevator. Meron din dyan, oh. Ang ganda, pwede kayong mag-wall climbing. Kaya walang gumagamit ngayon. Wall climbing. Sige, bye-bye na muna. Mamaya na ulit. Bye-bye. Sale, first floor. Hello.
yan ang aming library. Hihihi, ganda-ganda. So, dapat ko na itong ibalik. Dun sa counter tayo pupunta. Antay muna tayo ng pila, okay? Saan ba? Ito mga automatic paghiram. Baka hindi sila marunong mag-English. Siya na marunong mag-English. Yan. Balik na naman tayo sa ating daily gawain. So ngayon, pagkatapos ko maipa-extend ang expiration ng book ng alaga ko sa library, it's time for laba-laba his uniform. Kasi kailangan niya na-handwash to, hindi pwede isama sa washing machine. But the washing is cleaning all the bed sheet at yung mga pwedeng i-washing. So ako naman, ito aking daily gagawin. Hinatad ko na siya kanina pa, mga around 8 o'clock, para matanggal ang mga mancha-mancha. Kasi kita niyo, medyo maitim-itim. So, nilagyan ko siya ng vanish at sabon na palaga. Ito yan. O, clean-clean, wash-wash-wash. So, polo at the same time yung pads na. Kasi kapag winasyo mo to ay, naku, magkaka-bullis-bullis at baka mahawaan pa ng ibang kulay. Kaya, specialized na ito ay hand wash. Ito lang naman ang hinahand wash. Kaya yung mga bagong bili nila ng mga damit. So, yan. Palaban ako. Talagang sobrang nagbabasketball na kasi siya ngayon. Kaya, medyo nagiging madumi ng sobra ang kanyang uniform at mapawis. Kanya ang basketball, malakas makapagpa-pawis ng katawan. So, yan. Polo-polo, una ang loob muna ang ating pakalilinisin ng ating hand wash at susunod ay ang labas. Kasi ang loob ay may mga matitinding mancha din. Dumi-dumi. So, yan. Ang ganyan, uniform. Tapos, magpapalit na ng mga bed cover. Para nalaban ko ng iba. Kailangan talaga sa kanyang linisin mo siya. Kanya lang ako, nakaupo dito sa bathtub. Ano pa kasi sa, hindi naman total nakaupo, pero medyo nakapintayad ako. Para mahilig saan siya nga. Bye-bye. Nandito na naman tayo sa ating daily na ginagawa na portion. So, it's time to change the bed cover or bed sheet ng bed ng aking alaga. And then later sa mga mommy at daddy naman niya na kwarto. So, yan. I'm just showing you how to do the beddings dahil ginawa namin to sa, tawag dito, sa training center. So, it's very easy to do. Gagamitin mo tong clutch na pang bed cover. Kaya tinawag na clutch dahil meron siyang garter sa mga gilid-gilid. Okay? So, yan. Dahil siya ay boy, ang
kanyang bed sheet ay color light green. Maganda kasi yung mga kulay ng mga light menthol, ganyan. Mga nakaka-freshness sa ating pakiramdam. So, yeah. Buhatin ko lang kanyang bed para maglagyan ko yung side na to. Nagalata, mahilig siya magbasa ng mga libro pag hindi pa siya inaantok. Kita nyo kung gaano kabisi ang mga kagaya ko. So, nakamedyos ako kasi medyo malamig-lamig ang aking pakiramdam at pakapasukin ng lamig ang aking paa. Ang pinapasok kasi ng lamig sa akin ay ang aking paa. So, yan. So, kung okay na yan, next that we will put is the this one pwede na ilagay kasi medyo pitin dahil nagpalit na siya ng bed. Yan. Para hindi exposed o umusog ang kanyang bed. Susunod ay ang unan. Magkakwarto kami. Ako ay sa taas ng double deck na ito at siya ay dito sa baba. As you can see, ito yung bed ko sa taas. Alaga sa baba. Sa mismong blanket niya. Blanket na medyo makapal. Makapal kasi winter na. Summer, medyo nininipisan lang natin. Pero ngayong winter, naiwan mo bakit hindi sobrang lamig. Siguro dahil sa mga pollution gawa ng tear gas. Kaya hindi sobrang nagiging malamig. But later on, I think as months goes by, is mas lalamig pa. So, yan. Gagawin mo, i-attach mo siya sa loob. Ko na siya na itatali. Na-attach ko na lang ng ganyan kasi wala tong tali-tali sa loob. Ng panali. Kaya ganyan, ipapasok mo lang siya sa loob. Attach it very well. Wakas mo yung kabilang side, tapos yung kabilang side naman yung pupunta mo dun sa dulo. Bigat siya. Pero kayang-kaya natin. Ako pa ba? Okay.